excess yan. Hindi kayang i-decompose ng katawan ng tao. So inilalabas yan. Yan ang nagiging filterizer at mataba nito mga water hyacinth. Pag in-endorse natin itong, in-induce natin itong ating negative ions dyan, yung mga protein na yan, madidecompose yan, magsusubside dyan. Yung mga heavy metal, magsusubside dyan. That will prevent the growth of the water hyacinth. So, andito po ngayon, no, nag-iikot-ikot dito sa may Baseco Beach Area, ang taga-PRCMO po, no? Then, from IORES Philippines. Ayan, kasama po yung mga Japanese national po from IORES. And ito po, no, andito yung Esplanade. Ayan, Baseco Beach Esplanade. And nakita nyo yung mga ilaw po, no? Ayan. Yung ni-restore na mga ilaw sa may kahabaan po ng Espanya. Ayan, tapos. Ayan po yung mga, ano, no? Fire tree na nilagay nila dito sa Esplanade. Ayan, meron na rin po mga upuan. And tingnan nyo po, no, ayan, no, yung Pasig River po ngayon na dagsa yung mga water hyacinth po. Ayan, and narinig po natin, no, ito yung naging pahayag ni Sir from IORES Philippines na magiging malaking tulong po, no, yung machine nila dito sa problema nga po sa water hyacinth. Ito po, panoorin po natin. Or water hyacinth. Dahil sa dumi ng tubig, yung mga filterizer na napupunta sa dagat, sa ilog, may ibang excess protein. Tandaan nyo, excess protein. Pag umihi kayo, pag tumeta kayo, lahat ng protein na excess, kaya excess yan, hindi kayang i-decompose ng katawan ng tao. So, inilalabas yan. Yan ang nagiging filterizer at mataba nito mga water hyacinth. Pag in-endorse natin itong, in-induce natin itong ating negative ions dyan, yung mga protein na yan, madidecompose yan, magsusubside yan, yung mga heavy metal, magsusubside yan. That will prevent the growth of the water hyacinth. Okay? Pero meron na kami solution dyan. Pag-discuss na namin yan. Yung mga water hyacinth na yan, magiging napakipakinabang. Idadaan namin yan doon sa isang naming machine. Nai-introduce din at bahala ko pa rin i-donate sa PMCR. Pasesan na po kahit nabubulol ako. Yun po ang sagot dyan. Mag-meeting po kami ni Gary Sibal, Mr. Gary Sibal, ni Madam Pema Duterte at saka ni Yusek Martindino, how to solve. Kasi without the participation of the barangay and the governments, any projects will not succeed. Okay? Dapat yan ni group effort coordination. Kaya nga po namin i-denominate na itong machine na ito to prove to the Philippines and to the, alam niyo, the whole world, to Japan. Okay, so for the time being, hanggang dun muna. Marami kayong malalaman sa akin. I-invite ako kayo personally, but I want you to become a responsible blogger. Hindi po pwedeng katulad ng nakita ko dun nung nasa Manila Bay kami, na mura ng mura. Hindi dapat ganun ang approach. Oh, ganito siya. Nasaan yung mga dilawa na yan? Ngayon kayo bang pwede? Hindi dapat gano'n na. Mga vlogger kayo, napakaliki ng epekto ninyo. Dahil pag ipinost niyo yan, napakaraming nakakapalun na tao. Dapat yun lang, maging responsible kayo. Huwag kayo magdi-develop ng animosity between government, whether leftist, yellow, red, or anything. We have to unite. Okay? Kaya tayo hindi umaasin sa yung bigyan natin yung politika. Masyado tayo. Okay? So, makakatulong kayo ng malaki sa amin, sa buong Pilipinas, sa mga kapwa natin Pilipino, by being a responsible blogger. Okay?
Chairman. Thank you. Thank you very much, Chairman. Thank you. Salamat. God bless you. Fertilizer daw to eh. Fertilizer. Animal feeds. Pwede yan. Animal feeds? Animal feeds, madam. Pwede sa baboy, pwede sa baka, pwede sa mga manok. So yung agrikultura natin, yung livestock industry, matutulungan pa natin. Pwede alam natin po, ipamigay yan sa mga alam manok. Alam niyo po sir, di ba sinasabi ko noon na we in the Philippines is rich in all resources, both natural, human, and garbages resources. We have no technology in the Philippines. That's why PRRD said before, you investors, do not sell your products here in my country. Instead, bring your technology here in the Philippines and you are welcome. Yeah. Yan ang sinasabi ni Presidente Duterte, di ba? Mayaman kami sa Pilipinas, wala lang kaming technology. Totoo yan. Maybe someday, somehow, siguro mga 10 to 20 years from now, magsidatingan yung technology dito sa ating bayan. Ngayon po, andito na. Ang importante lang talaga sir is yung leadership na yung mag-manage ng bayan ng Pilipinas. Yes, yun po. Strong leadership, strong political will. Yep. At saka yung implementation ng lahat-lahat ng mga batas na nandyan. Yun talaga. Kasi sa mga tao kasi, ma-realize na nila yun eh. Pag makikita nila na sila naman din ang makikinabang, sasama na yan. Mag-participate na yan. Kasi sino? Maka-benefits ang sambayan ng Pilipino pa rin. Saka tama, tama madam yung sinasabi ni Yusek Martindino. Kasi political will eh. Dahil marami na tayong batas eh. Ang kailangan na lang natin implementation. And then to the people, to our kababayans, discipline. At saka education. I-educate natin sila kung bakit kailangan natin maging malinis sa ating kapaligiran. Ayun ang magiging problema. So yun nga po no, ito yung mga water hyacinth po na galing ng Laguna Dibay and palabas po yan ng Manila Bay at napupunta po kung saan saang area. And so far talagang ano po ha, porsigido ang ating gobyerno, mga iba't ibang ahensya po ng gobyerno para nga mabigyang solusyon ang problemang ito po no, na sobrang daming mga water hyacinth sa Ilog Pasig. Ayan, at ito na din po no, yung Esplanade Project. Ayan, so buhay na din itong mga fire tree na itinanim nga po dito. Ayan po. And ang ganda din tingnan po no, nung mga classic na mga pailaw dito po sa Esplanade. Ayan. MMDA at katuwang po ang Pasig River Coordinating and Management Office, ginagawa po ang lahat ng makakaya ng mga ahensya ito para masugpo po ito. Sa katunayan po, isa po ito sa mga napag-usapan po kahapon at napagbigay alam din po sa akin na ina-address na po ito ng DNR at ng DPWH at ng MMDA. Sa mga kababayan, ito po ang lagay natin. Huwag po tayong malungkot ng todo sapagkat natural occurrence ito. Ibig sabihin, season po ito. Hindi naman po ito laging ganito. Na taon na po, na season po natin at rainy season po ngayon, yung mga nanggagaling po doon sa Laguna ay ibinaba na po dito. So ulitin ko po para sa kaalaman ng iba ha. Pag ito'y nahalo na po sa salt water, unti-unti na po yung mamamatay. At saka na lamang po kukunin. Ang iba naman, siyempre, pag namatay yan,
pumupunta na sa iba't ibang area. Yun lang po ang negative na effect po niyan. Dahil magkakalat po yan sa Baseco Beachfront, sa pupunta ng Navotas, okay, pupunta po doon sa Vitas. Yun po ang magiging negative naman po natin. Pero ang isang comfort lang po natin dito, ang gobyerno, ginagawa po ang lahat na makakaya para ma-address po ang problema ito. Mihingi po kami ng pangunawa ninyo at suporta ninyo. Patuloy po natin gampanan kung ano yung responsibilidad na maibibigay po natin bilang mga Pilipino. Tulong-tulong po tayo at malaki po ang magagawa natin kung sama-sama po tayo. O, tama na po yung sira-siraan. Tama na po yung blame shifting. Ang tanging solusyon dito, ano yung magagawa mo para sa ating bayan? So, I hope and we hope na kayo po ay may malaking contribution. At sa amin, sa PRCMO, ang lagi po namin sinasabi, isa sa mga magiging contribution po ninyo, ang hindi pagtatapon po ng mga basura sa ating mga katubigan. Panatiliin po natin na malinis ang ating mga katubigan. Sapagkat darating po panahon na yung mga susunod na henerasyon ay ma-enjoy nila ang isang malinis na katubigan sa ating bansa. At tayo po'y naniniwala dyan. Maraming salamat po muli sa inyong pangatabay. Ito ang ulat Pasig River, ulat Estero, ulat Baseco Beachfront, ulat Creek mula sa Pasig River Coordinating and Management Office na nagsasabi sa inyo, isang makakalikasang araw, isang maulan na araw, puso para sa Ilog Pasig. Ayan.